Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aral ng ika-apat na baitang. Para naman sa mga nanonood mula sa Bicol Region, Maray na Aldaw sa Indo-Gabos. Narito ako upang gabayan kayo sa signaturang Filipino. Ichija ang aking pangalan, yakikay may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ano pang hinihintay nyo? Ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral sa asignaturang Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa na ba kayong maglakbay sa mundo ng kaalaman? Tara! La 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 la. Puti na lang talaga nakinig ako at nanood kay Teacher Ja. Kung hindi, wala akong takdang aralin ngayon. Ako, mali ata akong nang napuntahan. Oh, Chichi, kamusta? Teacher Ja, ikaw ba yan? Oo, ako to, Chichi. Huwag ka nang magulat. Pero anong ginagawa mo? Kumagawa po ako ng takdang aralin yung pinigay niyo po sa akin o sa amin nung nakaraang episode. Wow, napakagaling mo naman. Alam mo ba, galing din ako sa mundo ng pangalan, kaya huwag ka nang magulat ha. Gusto ko rin kasing malaman kung naaalala din ba nila ang pinag-aralan natin noong nakaraang episode. Sino pong nila? Ikaw talaga, Chichi. Siyempre, yung mga katulad mo na nasa ika-apat na baitang. O siya, magpakilala ka muna sa kanila. Kabusta mga bata? Ako si Chichi. Ako ay 9 taong gulang. Nakatira ako sa Camarines, Caloocan City. Kaibigan ko at kapitbahay ko si Teacher Ja. Nagagala ko kayong makilala! Ayan mga bata, siya nga pala si Chichi. Atin siyang magiging kaibigan. Chichi, bumaba ka na at kakain na tayo! Opo, Nanay, bababa na po! Teacher Ja, tinatawag na ako ni Nanay. Bababa na po ako ha! Paalam! O sige, Chichi, huwag mong kalimutang manood ng bagong episode natin, ha? Opo! Paalam! Buti naman, nandito na ako sa labas. O mga bata, katulad ni Chichi, alam kong naaalala rin ninyo ang nakaraang episodes. Ano-ano nga ulit ang ating mga pinag-aralan? Sa ating mga nakaraang episodes, napag-aralan natin ang tungkol sa pangalan. At ang dalawang uri nito, ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Atin ding napag-alaman na mayroong kasarian ang mga pangalan. May pambabae, panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Nagbigay din ako ng isang takdang aralin. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ate. Bumili kami ni ate ng gamit sa school. Siya ang nakatatanda kong kapatid. Ikalawang bilang, pinsan. Si Kuya Puktoy ay pinsan ko. Anak siya ng kapatid ng tatay ko. Ikatlong bilang, tiya. Dumating ang tiya ko galing Maynila. Siya ay kapatid na babae ni tatay. Ikaapat na bilang, bayaw. Ang bayaw ko ay masarap magluto. Siya ay asawa ng kapatid kong babae. Ikalimang bilang, kuya. Gusto ni kuya ng bola para maglaro ng basketball. Gamitin ang mga pangalan sa loob ng kahon na bubuo sa diwa ng usapan. Ika-anim na bilang, Minda. Talagang tuwang-tuwa ako sa mga pinuntahan natin, Minda. Ika-pitong bilang, bayani. Alin ba doon ang museum ng mga bayani o ang wild park?
Ikawalong bilang, security guard. Mas nagustuhan ko ang museum, ang babait na mga security guard. Ikasyam na bilang, Binibining Reyes. Oo nga, nagalit na nga si Binibining Reyes sa mga pasaway nating kamag-aral. Alam kong naalala niyo ang ating mga pinag-aralan. Dahil dyan, maglalaro tayo! Tulungan niyo akong mailagay sa tamang basket ang mga pangalang ito. Sa ang basket, ilalagay ang pangalang Binibining Trinyanes? Sa basket ng pantangi o basket ng pambalana? Sa basket ng pantangi. Sa ang basket naman, ilalagay ang salitang tito. Sa basket ng pambalana. Dalawa na lang ang natitira. Sa ang basket kaya natin ilalagay ang mga salitang ito? Sa basket ng pambalana uli. Salamat mga bata. Napakagaling ninyo. Pero kailangan pa nating alamin ang mga kasarian ng mga pangalang ito. Tulungan ninyo akong muli. Ating suriin ang mga laman ng basket upang mabuo ang chart ng kasarian ng pangalan. Ating unahin buksan ang basket ng pambalana. Ano ang kasarian ng salitang tito? Ang sagot ay panlalaki. Sa dalawang salitang natira, ano kaya ang walang kasarian? Ang sagot ay aklat. Ano kaya ang kasarian ng palaka? Ang sagot ay ditiyak. Magaling mga bata! Atin namang buksan ang basket ng pantangi. Oh, isa lamang ang laman nito. Ito ay ngalan ng tao. Ano ang kasarian ng ngalan na ito? Ang Binibining Trinyanes ay ngalan ng isang babae, kaya ang kasarian nito ay pambabae. Maraming salamat mga bata sa inyong tulong. Sobrang matutuwa si Teacher Jia sa inyo, sapagkat tunay ninyong naintindihan ang mga aralin. Maraming salamat mga bata sa pagtulong kay Aling Fe. Lubos akong nagagalak sapagkat naaalala nyo ang ating mga pinag-aralan. Nais kong makilala ang mga tumulong kay Aling Fe, kaya naman, gusto ko kayong gumawa ng isang talata na nagpapakilala sa inyong mga sarili. Gamitin ng mahusay ang mga pangalan na. Upang makita at mabasa ko ito, kunan ng litrato ang inyong papel at i-share o i-post ito sa Facebook page ng i-share mo kay Teacher Jia. Magpatulong kay nanay at tatay o kaya kay ate at kuya. Kung hindi mo ito magagawa, huwag mag-alala dahil marami pa namang pagkakataon para makilala kita. Dahil sa COVID-19, nagkaroon ng lockdown sa buong Pilipinas? Ha? Lockdown? Lockdown? Ano yun? Lockdown? Lockdown? Ano kaya ang salitang yun? Aha! Anong oras na ba? Oras na pala! Magtuturo na si Teacher Jack! Nahihirapan ka bang unawain ang mga salitang nakikita mo sa telebisyon o di kaya ay sa internet? Alam niyo ba ang tawag sa isang bagay na ginagamit upang malaman natin ang kahulugan ng isang salita? Nagbibigay ito ng formal na definisyon. Halina at alamin natin! Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa formal na definisyon, may ikikwento ako sa inyo. Pero
bago ang lahat, may ipapakilala muna ako. Siya ay isang diksyonaryo. Tutulungan niya tayong maunawaan ang mga salitang hindi natin maiintindihan sa kwento. Tama ba, Ginoong D? Tama! Tutulungan ko kayo! Ang ating kwento ay pinamagatang ang libangan ni Joanne na isinulat ni Dolores Arandalis. Sumapit na ang buwan ng Abril at karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Santa Fe ay nagsisilisan upang magbakasyon sa ibang lugar. Ngunit ang mag-asawang Kaloy at Eunice ay nanatili sa kanilang munting tahanan kasama ang unikaihan nitong si Joanne. Isang araw, natawag ang kanilang pansin sa tahimik na si Joanne kaya tinawag nila ito kung bakit ito nagmumukmok. Subalit, hindi man lang ito umimik. Sinabi ni Joanne sa mga magulang niya na wala siyang mapaglilibangan. Iminungkahi ng kanyang mga magulang na gawin niya ang mga bagay na kanyang kinahuhumalingan. Simula noon, napapadalas na ang pagpunta ni Joanne sa kanilang bakuran. Sa tuwing siya ay pupunta roon, mayroon itong dalang pala, kalaykay, pandilig, at mga buto ng iba't ibang pananim. Naisipan ng mag-asawang Kaloy at Eunice na magtungo sa kanilang likod bahay. Niyakap nila ito ng mahigpit na may buong paghanga at pagmamahal sa kagalingan at kasipagan ng kanilang anak. Nakinig at nasundan niyo ba ang ating kwento? Tungkol saan nga ulit ang ating kwento? Ang kwento ay tungkol sa naging libangan ni Joanne. Ano nga ba ang naging libangan ni Joanne? Base sa ating kwento, nahilig si Joanne na magtanim sa kanilang bakuran at ito'y ikinatuwa naman ng kanyang mga magulang. Maaari nating tularan si Joanne. Kung mayroon kayong mga bakuran, pwedeng-pwede rin kayong magtanim. Alam ko ang iba sa inyo ay hindi pagtatanim ang libangan. Ang libangan ng iba ay magbasa o di kaya'y maglaro gamit ang kanilang mga cellphone. Ngunit mga bata, palagi niyong tatandaan, ang sobrang paggamit ng gadgets ay maaaring makasira sa ating kalusugan. Magtakda lamang tayo ng oras ng paggamit sa mga ito. Sa ating kwento, napansin niyo ba ang mga salitang may salungguhit? Ang mga salitang ito ay iminungkahi, nagsilisan, kinahuhumalingan, magbakasyon. Alamin natin ang mga kahulugan o formal na definisyon ng mga ito sa tulong ni Ginoong D. Anong bagay nga ulit si Ginoong D? Siya ay isang diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay isang mahalagang sanggunian para higit pang mapalawak ang talasalitaan o bokabularyo ng taong gagamit. Makikita sa diksyonaryo ang mga salitang nakaayos ng paalpabeto na binibigyang kahulugan o ng formal na definisyon upang maunawaan ng mambabasa. Salamat Ginoong D dahil tutulungan mo kami sa paghahanap ng mga formal na definisyon ng mga salitang ito. Pero ano ba ang ibig sabihin ng formal na definisyon, Ginoong D? Mga bata, ang formal na definisyon ay mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karaniwang nakapag-aaral sa wika. O mga bata, ngayong alam nyo na ang diksyonaryo ang makatutulong sa atin upang malaman ang kahulugan o formal na definisyon ng isang salita. Samahan ninyo ako na alamin ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Basahin natin ang mga pangungusap na hinango mula sa kwento. Unang bilang,
Sumapit na ang buwan ng Abril at karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Santa Fe ay nagsilisan upang magbakasyon sa ibang lugar. Ang ibig sabihin ng salitang nagsilisan ay pumunta sa ibang lugar. At ang ibig sabihin naman ng salitang magbakasyon ay isang mahabang yugto ng pagliliwaliw o pagpapahinga. Ikalawang bilang. Iminungkahe ng kanyang mga magulang na gawin niya ang mga bagay na kanyang kinahuhumalingan. Ang ibig sabihin ng iminungkahi ay isang suwesyon o suggestion sa Ingles. Ito ay isang pag-anyaya sa isang tao. At ang ibig sabihin naman ng salitang kinahuhumalingan, mga bagay na gusto mong gawin. Mahusay mga bata, lalo niyong naiintindihan ang mga salitang ginamit sa ating kwento. At dahil yan sa ating kaibigan na si Ginoong D. Tinulungan niya tayong hanapin ang formal na depinisyon ng mga salita. Halika, lalo pa nating pagyamanin ang inyong nalalaman. Halina, halina, samahan mo ako, pagyamanin natin ang kaalaman mo. Halina, halina, tiyak na masaya pag-aaral mo. Basta't kasama ko. Mga bata, ihanda nyo na ang inyong ballpen at isang malinis na papel. Gagawin na natin ang pagsasanay na ito. Ibigay ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Gumamit ng diksyonaryo, bibigyan ko kayo ng 20 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, ang paghuni ng ibong pipit ay musika sa aking pandinig. Ang kahulugan ng paghuni ay tinig ng ibon. Ikalawang bilang, hindi maaninag ng aking lolo ang mukha ng kanyang anak dahil mahina ng kanyang mga mata. Ang kahulugan ng maaninag ay nakikita. Ikatlong bilang, noong kami ay bata pa, masaya kaming namamaybay sa aming bukirin. Ang kahulugan ng namamaybay ay naglalakad, namamasyal o naglalakbay. Ika-apat na bilang, huwag kang sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Ang kahulugan ng pagsubok ay hamon o problema. Ikalimang bilang, sa munting bahay naninirahan ang mag-anak ni Mang Carlos.
ang kahulugan ng munti? Maliit. Binabati ko kayo mga bata! Ngayong alam niyo na ang pagbibigay ng formal na definisyon sa bawat salita. Handang-handa na kayo para sa ating Galing Mo, Ipakita Mo! Basahin nating mabuti ang bawat pahayag. Mula sa pagpipili ang sagot, ibigay ang formal na definisyon ng mga initimang salita sa usapan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, yehey! Ako ay nakakuha ng kaiga-igayang marka sa pagsusulit. Ano ang formal na definisyon ng initimang salita? Magandang marka, pasang-awa, nakakaiyak na marka, o mababa? Ang tamang sagot ay maganda. Ikalawang bilang, Randy, may sakit ka ba? Kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Ano ang formal na definisyon ng initimang salita? Magpunta sa butika, magpagaling, magpakonsulta sa doktor, o bumili ng reseta? Ang tamang sagot ay magpakonsulta sa doktor. Ikatlong bilang. Aling Ani, nangangamba po akong di namin makikita ng madalas ang tatay kong frontliner. Ano ang formal na definisyon ng initimang salita? Nag-aalala, galit, hinanakit, o inis? Ang tamang sagot ay nag-aalala. Ika-apat na bilang. Totoong maalinsangan kahit gabi na. Kailangan kong maligo bago matulog. Ano ang formal na definisyon ng initimang salita? Mainit, makulimlim, malamig, o maginaw? Ang tamang sagot ay mainit. Ikalimang bilang. Inay, dahil sa pag-aaruga mo sa akin, ako po ay mag-aaral ng mabuti. Ano ang formal na definisyon ng initimang salita? Pag-aalaga, pagkatakot, pagkainis, pagpapakain. Ang tamang sagot ay pag-aalaga. Napakagaling ng batang Pilipino! Alam kong mas lumawak pa ang inyong mga kaalaman sa pagbibigay ng formal na definisyon ng mga salita. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. Isa, dalawa, tatlo, Aja! Ngunit nais ko pang dagdagan ang mga kaalaman mo tungkol sa pagbibigay ng formal na definisyon. Kaya bilang takda, nais kong sagutan niyo ang pagsasanay na ito. Ibigay ang formal na definisyon ng mga salitang may salungguhit. Sa susunod nating episode, atin itong sasagutan. Laging magpatulong kay nanay, tatay, kay ate o kaya kay kuya. Napakasaya ng ginawa nating pag-aaral mga bata. Nakilala niyo si Chichi na nanonood din ngayon sa kanilang tahanan katulad niyo. Hindi lang si Chichi ang nakilala niyo. Nakilala niyo rin si Ginoong D. Ano ngang bagay si Ginoong D? Tama! Siya ay isang diksyonaryo.
tinulungan niya tayo upang malaman ang mga formal na definisyon ng mga salita. Alam kong gusto niyo pa siyang makasama. Huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na episodes, makakasama pa rin natin siya. Dahil si Ginoong D na isang diksyonaryo ang pag-aaralan natin sa susunod na episode. Kaya mga bata, patuloy na manood, makinig at matuto. Kaya sa muli nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman at mas masaya pa ang kwentuhan. Ako si Teacher Ja, na palaging nagsasabi, ang batang matalino, tiyak, aangat sa buong mundo! Aja! Paalam!